Ikinabahala ng Council for the Welfare of Children ang pang-aabuso sa mga bata ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Mary Mitzi Cahayun Uy, nakakaalarma ang pagtaas nito simula nung ipatupad ang mahigpit na community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Sabi nito, kahit nung wala pang lockdown, inaabuso na ang mga bata ng kanilang mga kasama sa bahay, lalo na ng mga magulang. Alarming, very alarming. Kasi bukod dun sa ginawa namin noong 2015 na National Baseline Study with UNICEF, CWC, and Consuelo Foundation, ang perpetrator ng mga violence ay nasa bahay. So ngayon, pandemic na naka-lock ang mga bata sa bahay for 8 months, how do you expect na living with the perpetrators? Paano na sinasabi na lumala pa sa panahon ngayon? Marami anya sa mga magulang o nakatatanda ang nawalan ng trabaho, kaya naman, ang napagbabalingan ng inis o galit ay ang mga bata na kasama lamang sa bahay. Mayroon pa nga anya na nakarating sa kanilang ulat na ang mga magulang mismo ang nangiengganyo sa kanilang mga anak na pumasok sa cybersex para lamang kumita ng pera. Doon sa mga nawalan trabaho ng mga magulang, pagdating sa bahay, sobrang violente na dahil sa frustration, depression ng magulang na isasalim sa bata, number one. Number two, alarming din dahil sa kagustuhan na magkapagtrabaho, magkaroon ng income, kahit ang mga online sexual abuse or what you call the cyber online, magkaroon lang ng pera, na i-expose ang bata. So ang bata ang laging tinitingnan nating biktima sa kahit na anong angulo dito sa nangyayaring crisis natin na ito. Sa datos ng kanilang tanggapan sa tulong ng iba pang mga non-government organization, hanggang noong September 2020, nasa 54% ng mga bata ang mayroong mga negatibong emosyon, habang 41% ang nakararanas ng physical at psychological punishment, at 84% naman ang natatakot sa kanilang buhay o kanilang pamilya dahil sa posibilidad na tamaan ang nakamamatay na sakit. Kasamaan niya sa takot ng mga bata ay kapag nagkasakit at namatay ang kanilang mga magulang, ay hindi na lang mga ito makikita kahit nasa loob man lamang ng kabaong. Nangangamba din anya ang mga bata kung sa sila lalapit kapag nagkaroon ng karahasan sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang pinangangambahan daw ng mga bata ay yung, di ba, pagka nawala na lang ang kanilang magulang dahil namatay, hindi na nila nakikita. So ang laki ng porsyento, 84% sa mga bata ay nag-aalala at nagkakaroon ng pangamba. Then 19% of the children are unsure or unaware of protection services dahil nga hindi nila alam kung paano pa ang mangyayari sa kanila kung may violence sa bahay. Diba? As kanino na sila tatakbo? So alarming, very alarming ang mga datos na binigay sa atin. Sinabi ni Cahayun Uy na ngayong panahon ng pandemya ay nakikita nila na mas mataas ang emotional abuse na nararanasan ng mga bata. Kabilang na anya rito ang mga tanong sa isip ng bata kung kailan sila maaaring makalabas ng bahay para makapamasyal at kailan maaaring muling makita o makipaglaro sa kanilang mga kaklase. Mas malaki ang mental effect sa mga bata kaysa sa physical. Kasi ngayon, maaaring hindi na ganun ka-expose ang bata kasi hindi na lumalabas. Pero mentally, nagsasacrifice sila. Nakalulungkot anya dahil sa dapat ang mga magulang at ibang mga kasama sa bahay ang matatakbuhan ng mga bata, ay yung mga ito pa ang nagiging sanhi ng pang-aabuso. Nakakalungkot kasi kahit mga magulang na inaasahan natin na first line of ng mga bata, di ba, parang ganyan, first line of defense ng mga bata dahil sila yung nasa bahay na at sila rin yung magki-care, makakapag-assess sa bata, minsan sila pa yung gumagawa ng kabulastugan. Kaya biktimang-biktima ang mga bata. Meron nga anya na isang 4 taong gulang na batang babae ang iniulat sa kanilang tanggapan na namamaga ang ari at ang puwet matapos nang kaingasain ng kanyang 20 taong gulang na kapatid sa loob mismo ng kanilang bahay. 4-year-old na bata, 4 years old na bata, kapatid, yung siguro tinray na i-insert kaya namamaga ang mga dinala sa doktor yung bata, tapos medyo hindi makausap, iyak ng iyak, namamaga ang kanyang mga private, parehong harap at likod, namamaga. So ibig sabihin, may force na tinray siguro ng kapatid
So, ganito yung mga sitwasyon na sinasabi natin. Ang problema lamang ayon sa opisyal sa ganitong mga insidente ay karamihan ay pinoproteksyonan ng pamilya ang kanilang mga kaanak upang hindi makaladkad sa kahihiyan ang kanilang pangalan. Dahil ayon sa nakakaalarmang kaso ng pang-aabuso, kinakausap nila ang mga local government unit, maging ang mga barangay, na gumawa ng hakbang para matulungan ang mga naaabusong bata. Dapat anya, magkaroon naman ito ng counseling mula sa mga psychiatrist o kaya naman ay sa mga barangay health worker na si nanay ukol dito. Ang sinasabi lang namin ay magkaroon ng stress management program na kung saan, batas pala to, sinasaad sa RA 11036 ng 2017 na kung saan lahat, pati municipalities, barangay, LGUs ay dapat nagkakaroon ng ganitong klaseng programa na dapat nagsasagawa ng hindi lang physical, kundi mentalidad. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na Binibenta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.